Ooh, bigat. So guys, welcome back to another video. Today, i-unbox natin yung binili natin kahapon na compressor sa Divisoria. So, tingnan natin kung anong laman ito. So, obviously, kita naman kung anong laman. Napakabigat. Tara! So, dito tayo ulit ngayon sa bukid. Ito, may panghiwa tayo. Ito yung card na kutsilyo. So, ito gagamitin natin pambukas. So, ayan. So, ito, may kutsilyo na tayo. Pubuksan na natin. Harapan ito. So, kung mapapansin nyo guys, yung brand na binili natin is yung Vespa na brand. So, madalas nakikita ko sa mga compressor is type is Vespa. And, original naman daw siya, sabi nung nagtitinda. So, not sure, pero tingin ko naman original. Kasi yung price niya, medyo mahal. Or medyo mas mataas sa normal na price. So, ang laman nito guys, may laman siya na ito, parang silencer, pinakatabucho niya yata ito. So, dinemo niya kahapon, ito yung laman. So, kulin natin labas yung compressor. Ito, bumili na rin kami kahapon ng hose. So, 20 meters na hose. Ang presyo nito is 20 pesos per 1 meter. So may kasama siyang mga gulong sa mga bolt. May kasama na rin siyang manual. So ito yung manual. So yun lang yung kasama niya. Then ito yung hindi natin lalabas. Then ito yung pinaka natin lalabas. Ito yung compressor na mismo. So, medyo mabigat lang siguro to. Mababa ko na lang muna. So, ready naman kayo guys. Makita ko ano yung laman ito. Siyempre, compressor. Yan, titignan natin kung anong itsura ng compressor. May brand ba? So, yan. Ang papansin nyo guys, ito. Meron siya ditong brand. Brand niya is Vespa. So, ayan. Tatanggalin natin yung plastic. So, itong ano na to, Vespa na to, is 2 horsepower. So, yan. Ang papansin nyo, nakalagay 2 horsepower. Then, ang capacity niya is 25 liters. So, medyo maliit lang to kasi gagamitin namin for household use lang naman. Then, panghangin ng gulong, ganun. Pampintura. So, napaka ano lang nito, napaka okay nito para sa amin. Papakita ko sa inyo na malapitan yung itsura ng compressor. So kung mapapansin nyo rito guys, andito rin yung gauge niya. So makikita mo dito yung capacity nung tangke or kung makikita mo nababawas na. So ito yung pinaka pressure gauge niya, dito mo siya makikita. Meron din siyang oil level, so may oil level siya. Ibig sabihin meron siyang langis. Unlike ng ibang model ngayon na nabibili natin or yung available sa market, is oilless na siya din, quiet na siya, mas paibig siya kaysa dito. So yung advantage nun saka ito, pwede siyang gamitin for medical use. So ito nga lang, kailangan mo siyang i-refill ng langis once na natuyuan na or once na mababa na yung level ng langis. Ito, medyo maingay lang to, hindi siya kagaya ng oilless type na compressor. Andito yung pinaka-switch niya. Sabi nung pinagbila namin kahapon, or sabi sa manual din, tinataas lang to. So tinataas siya na ganun pag gusto mong yan. Tataas mo pag gusto mong mag-on, then babala pag gusto mong patayin. Then ito, kung saan nag-i-stop pagka puno na yung tangke. So, yun yung pinaka-features niya dito, kung saan nag-o-off. Oh, so mapapansin nyo rin dito, andito yung pinaka-gate bulb niya. Yan, para sa hangin. So, may laman pa siya. Natira siya kahapon yung laman. So, makikita nyo guys, ito yung pinaka-ano niya. Pinaka-bulb niya or gate bulb. So, one size ito is 1/4. Yan, so naka-ready na rin siya. So, yan, may konting hangin. Ito yung kasama niyang tubo kanina or yung kasama niyang pinakita ko sa inyo.
So dito ko nakakabit 'yun. Check ko nga. So check ko kung ano laman, medyo na curious lang ako ng laman nito. Ito pala yung pinaka ano niya, intake. Ayun. Pinaka-intake niya. Ito kakabit na rin natin yung gulong. Madali na naman siya ikabit. Basic na basic lang na pagkakabit ng gulong. Ayan, pala pumas. So ito may mga takip rin yung gulong. Ayan, medyo kabit ko na. Ano maganda tignan. So ayun, okay na. Syempre magkatanong kayo guys kung magkano namin nabili. So nabili namin to around 4,500. Ang original price niya is 5,500. So natawaran namin siya ng halos 1,000. So una tinawaran namin ng hanggang sabi nila hanggang 4,800. So natawaran namin hanggang 4,500. So nakatipid kami ng halos is 1,000 pesos. So yun lang, bibili ka lang talaga ng mga piping, yung tubo, bibilin mo yung hose. Yan yung mga fitting, yung mga connector, quick release, ganun, yung air duster, bibilin mo siya kasi pagka binili mo to, yun lang mismo itself lang yung bibigay sa'yo, yung mismo compressor lang. Yan. So, kahit pa paano, nakatipid pa rin kami. Naibili namin na ibang kailangan, yung sobra or yun na tipid namin na pera. Kaya mahiya guys, mag-bargain or mag-tumawad pagka bibili kayo, lalo na sa mga ganun, maraming tinda. So, ang daming napakaraming tinda sa iba kasi medyo mahal. So, yung pinakamura namin na nakita. Sa Lazada, nag-check ako and sa Shopee, around 5,500 yung presyo niya. Same brand, same size. Ganyan. So, syempre, mas mahal yung shipping pinon kasi malaki yung, ano, yung item na o-orderin natin. So, yun. Sulit pa rin naman yung punta namin kahapon kasi nakabili kami nito. So, nakabili kami ng ibang gamit, nakabili kami ng grinder, yun, ng bench grinder. So, sulit na sulit yung punta namin doon kahit nakakapagod sa kamalayo. So guys, I hope na may natutunan kayo sa video na to. And see you on my next video. Syempre, huwag nyo munang kalimutang like and subscribe. Yun, hit nyo na rin yung bell notification para tuloy-tuloy kayo sa mga update in case na may gagawin tayong unboxing or may mga vlog tayo regarding DIY or may binili tayo online na gusto nating i-check o kaya may gusto tayong i-review. So guys, kita-kita sa susunod. Paalam!